pag-ibig ng Diyos sa Amang at pagiging pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin lahat. Amen. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat kumanap sa banal na pagkaliwa. Inaamin ko. Sa pagkaliwa ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na nabahan ng kasalanan sa Isisiyos na siya sa Suwa at sa aking Thank you.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit, araw ng Panginoon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan itong mangyayari. Katulad nito ay isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinabahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ang kanya-kanyang gawain at lupusan ang bantay-pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayun din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng isang bahayan. Maaaring sa pagdilim, sa ating gabi, sa madaling araw o kaya sa umaga, baka sa kanyang biglang pagdating ay harap ng kayong matutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tinutukoy na namin, Panginoon, si Jesus Cristo. Kinabarong mga tao po, anak ng Diyo. Kanina sa tuwing tayo ay nagkakasala, hindi naman tayo iiwanan ng Diyos.
kinan, ganun din yung kamatayan. Pwede ang kamatayan. At hindi lang pwede. At yun na nga. Sapagkat sinasabi dito sa Evangelio, darating yung panahon na tayo at saka yung ating Panginoon Diyos ay magtatanggol. Kaya nga lamang ay parang medyo negative ang tawag dito, active lang. Sapat, pero parang nakakatakot. Maghanda kayo. Pero dalawang meaning ng paghanda. Maghanda dahil natatakot. At yung isa, maghanda dahil nananabik. Kaya yung mga nananabik sa pagbalik ng kanilang pamakanan na OFW, yung pagtatakbo ay hindi takot. Pagtatakbo ay excitement. Gusto-gusto. Kaya hindi kayang matiis na maghintay doon sa bahay. Talagang kinakailang pumunta pa doon sa airport. Dala yung buong jeep. Pwede mo maghintay sa bahay. Hindi na matiis. Kaya matiis airport well, excited. Ganun. Kaya there are two ways of looking at it. Ang pagtatagpo sa ating Panginoon, pagdating ng kamatayan ay nakakatakot. Kung kaya ay exciting. Depende sa pagkatayan. Pero nasa likod nito ay nakakatakot kung di mo alam baka may kagamatay doon ka tutong mo sa impyero ay talaga nakakatakot yun. Pero kung naroon naman yung pananampalataya na sa kabila ng ating pagkakasala ay naroon yung tawang patawad ng Diyos, exciting yun. Kaya nasa atin. At ating ipagkasal na sana itong pakikipagtagpo natin sa ating Panginoong Diyos pagdating ng kamatayan ay isang pagtatagpo ng dalawang nagmamahal. Si Jesus na nagmamahal at ibigay ang kanyang buhay para sa atin at tayo na nagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Kaya isa sa mga inspiring na basa ko ay Papa Juan Pablo ay isang hindi naman siya namatay sa ospital dahil umuwi. Kaya sabi ko, ayoko mamatay sa ospital. Kasi parang yung pipilitan na hanggang maaari ay ayaw mamatay. Eh kung dumating na yung parang ng pagtatagpo, eh bakit mo pipigil na? Kung dumating yung parang ng pagtatagpo ng may kapan, bakit mo pipigil na? Ba't gagawin ang lahat kung lamang pagtatagpo? Samantalang sooner or later, magkakaroon din naman ang pagtatagpo. At dahil na alam na mayroong pagtatagpo, ay dito pa lamang sa lupa at hindi pa nangyayari yun, ay naroon na yung magandang relationship. Relationship of love between me and my God. Upang kung dumating yung pagtatagpo, ay lalo magiging intense yung relationship sapagkat yung kamatayan ay magiging pintuan lamang para sa buhay sa akin. Kaya ako, sinasabi ko na sa inyo, mga pare, ayokong kwan, ayoko lang sa respirator. Pagka kung mamamatay, mamamatay na bakit pa. Para pag sa respirator, pinitika hanggang sa uling sandali ng breath. Ang ibig sabihin ng Lord, postpone natin ang ating pagtatagpo. At pinakailan kung sumamit sa mga gantong bagay, gamitin natin, huwag lamang tayo magtatagpo. Samantalang pwede naman na magkaroon ng pagtatagpo sa isang natural na paraan sapagkat alam ng Diyos kung kailan tayo. Hindi natin alam ang pagkailan, hindi natin alam kung kailan yung pagtatagpo. Alam ni Jesus kung kailan tayo magtatagpo. Huwag natin pigilin na. Sapagkat yun ay pagtatagpo ng dalawang mga mahal.
Kaya ito sa natin, ang magiging ganyan ng ating pananaw sa buhay. At ito ay excited. Excited si Jesus na tayo makatagpo. Sapagat meron siyang inihanda sa kabila. Sa bahay ng aking may maraming sinyo. At yun ay inihanda ko para sa inyo. And I'm very excited to give it to you. And I offered myself in death para may bigay naman yun sa inyo. Pagdasal natin ang bawat isa sa ating, pagdasal natin ang ating kapatid. Si Ate, si Tita, si Lorca, at Esther. Sana'y makaroon na naman ang tapumanan yung pinihanda ni Jesus para sa kanya. Ialay ni Jesus sa kanyang buhay para makaroon lamang ng dalawang tapumanan. Sana'y dito pa lamang sa mga habang tayo buhay ay nararamdaman na natin yung langit na nararanasan natin dahil sa love relationship between Jesus and me na magkakaroon ng patuparan sa buhay ng Lord na sa akin. Ako ating ang pagkasala ko at pagpapuloy na natin ng tayo na ito. Mga kapatid, halina't manalangin sa Amang nasa langit ng tayo at ang ating kapatid na yumaon ay makapisan sa buhay na walang hanggan ng tugon. Pagkalooban mo kami ng bagong buhay kay Kristo. Namin mga kapangyarihan, binisin ng iyong anak at kaibigan niyang si Lazaro sa pagkaindip sa kamatayan. Ibangon mo sila ni Esther sa muling pagkabuhay. Kami dumadalangin. Ama namin awain karami ng mga naminighati ang aming Panginoong Jesucristo. Ipadama mo ang iyong pagdamay sa mga nagdadalaghating minamahal sa buhay ni Nanay Esther. Kami dumadalangin. Panalangin tagapagligtas, sinagip mo kami para sa buhay na walang hanggan. Alalayan mo ang nawawala ng pag-asa upang sila'y makasampalataya sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Kami dumadalangin. Ama naming mapagkalinga, pinagkalooban ni Jesucristo ng liwanag ang bulag na humiling ng kanyang tanglaw. Huwag mong pabayaan na ang naihimlay, lalo na ang aming kapatid na si Nanay Esther, ay manatili sa dilim ng kamatayan. Kami dumadalangin. Ama naming makapangyarihan, ang aming pagdalangin naway magpalakas sa aming pag-asa sa buhay na nakamit ng iyong anak at sa wakas ng aming buhay ay makasalo sa iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oh.
kami mga bisikalhain na isayugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Maraming huwika ang aming mga alay ay iyong kalugdan upang si Esther ay may akyat sa kalulatian sa piling na may manap. Nakaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pagigisamang matapan sa pagkain ngayon ay pinagliriwang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Amen. Itaas sa Diyos sa inyong puso lahat ay kanyang tinubos at binubuhay niyang tubos ang iyong mga pinupukpok sapagkat siya ang buhay at pagkabuhay ng tanang siyaw at umanap. Kaya isa ng mga anghel na nagsisawit ng pagpuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyo ang kanapilan. Sinasabi namin kami magsasalo-salo sa katawan at tulong ni Kristo
ay maugulod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco namin Santo Papa, ala Benaventura namin Obispo at Anang Kaparian. Alalahanin mo si Esther na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay, at ngayong siya'y bumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahan mo rin mga kapatid namin ng lain na may pag-asa sa sila mo rin mabubuhay. Pwedein lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapakin niyo yung lahat na makasalo sa iyong buhay mo ng wakal. Kaysa na makalabi ni Maria, nina ng Diyos. Kaysa na si Jose na kanyang kapiya. Kaysa na mga pustol at lahat ng mabanal na nabuhay dito sa daigdig na kapugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin, pagpupuri sa karangan mo sa pamagitan na naming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng pangalan at pagpupuri ay sa iyo, Diyos sa mga pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, Thank you.
aking kapayapaan na aming binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay inyo. Amen. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang mga tinatawag sa aming pinito.